Kayo ang magnanakaw, hindi ang Marco, sila ulo mo. Please subscribe and like and share. Dito sa may ano po ni Apulakay. Kami nagpapa-picture po. Ano si King? Ayan. Hanggang ngayon, loyal pa rin yan, mga kababayan. At ang iba dyan, alam nyo ba, may mga trabaho pa yan. Ha? May mga trabaho pa yan, pero talagang nag-absent sila para pumunta lang po dito para ipakita na nandyan pa rin po sila. Nandyan pa rin po sila sa mga Marcoses. Pagkain. Ano na? Tagalongga po kayo, ma'am? Pumiyari pa po kayo. No, really? So, ma'am, ganun ko lang po. So, ano oras kayo nakarating? Saan pa yung parang ID niyan? Saan pa rin? Para sa, ano, 24K. Oh, 24K. Firm. Kay Ma'am Imelda. Ma'am Evelda. Ayun. Ayan. Ano oras kayo nakarating dito, ma'am? Anila? 7? Si Ben. Kasi nakaroon kami ng problema. So, ano pong masasabi nyo ngayon sa crowded na ang daming mga kasama natin na nandito ngayon? Medyo masaya naman. Masaya. Walang problema. Ayun. I'm happy. Happy. May minsahin po ba kayo sa pamilya Marcos, ma'am? Ako naniniwala ako na super pait. Hindi ako naniniwala sa mga chismis. Yes. Kaya kung ano lang yung para sa atin, yun lang. Purely Marcos. Walang iba. Thank you. Okay naman. Pag sinabing purely Marcos, walang halo. Oo. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. Happy itong mga kababayan natin. Hello ma'am. Kamusta po? May interview nga kita, ma'am. Asan, taga saan ho kayo? Kaloocan. Kaloocan. So, ayan. Ayan, mga kasama ko. Oh. So, mula since talaga, ma'am, kayo ay loyalista, ma'am? Oo. Oh. Ayan. So, ano masasabi nyo, ma'am, sa pamilya Marcos, ma'am? Maisishare nyo po sa amin. Ganun na lang. Ah, approve na lang. Ayun. Thank you. Thank you. Hello, how are you? Talaga kay First Lady, ano, ganun kayo katatag. Ano po? Kaya talagang sinabi lang. Ganyan, no? Ayun si Asikmit. Ayun si Asikmit. Ayun si Asikmit. Ayun, no? Ayun si Asikmit, oh. Ayun. Kaya misahin niyo po sa ating First Lady, Ma'am Beth, kasi may kita po kayo dito. O, oh, diba? Winner. Winner. Maraming salamat sa inyo at talaga hindi natin nakakalimutan ang mahal natin Pangulong Ferdinand Ebrelin Marcos. Siya po yung 107 years old, pero tingnan niyo tayo, diba? Maraming po salamat sa inyong lahat. Yes, thank you. At susunod po, birthday ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Yes. Yes. Advice, happy birthday, sir. Yes. Happy birthday. Magandang araw po. Anong masasabi nyo ngayon na nakikita ho natin, crowded po ang suporta ng mga kababayan natin sa arawan po ng ating... Matagal nang ginagawa ito ng mga loyalista, especially the, yung mga nagkakaisa. Kami sa isang bansa Philippines, kasama yung mga iba-ibang organization, nandito kami bilang suporta sa ating pamilya Marcos. Noon pa man, sinusuporta natin sila dahil mahal natin ng pamilya, mahal natin ng bayan. Walang ibang magmamahal sa bayan kundi ang pamilya Marcos. Kaya sa ngalan ng isang bansa Pilipino, I'm the founding chairman of isang bansa Pilipino, Mr. Luis Patalio, ko ito nagtatalita.
Nandito kami bilang suporta tugon doon sa pagmamahal namin sa bagong Pilipinas. Kaya ngayon ang karawan ng ating mahal na Apolacay, 107th birthday niya. Tingnan natin kung ano yung pwede natin ma-offer sa kanya. Matagal niya nang dalangin na magkaroon ng isang ganap ang our nation will be great again. So sa pamamagitan ng pagkakaisa, nandito natin, napatunayan na naman nagkakaisa mga Pilipino. Maraming salamat. Tulungan na po natin ang bagong Pilipino. Ayan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Ayan. Wow, tungkol sila dito. Ayan. So ito kasi mga karubayan, no? Tingnan mo naman, no? Tingnan nyo naman, no? Ano nila kay Apo na kayo? Ito po mga kababayan nyo, no? 1, 2, 3 Sapa. Sapa. Nay! Wala ko na, nabang buhay. Sino, sino? Paglalabang ko ang Marcos dahil hindi totoong adik. Kung adik si Bongbong, ba't hindi mo tinukwang yung mga mahirap lang, yung mga nagbibinta na siya mo, hindi niya matukwang. Kasi kasabwat siya, magbinta na siya mo. Kung hindi ang Marcos, mananalo ba yung anak mo? Para sa sambayan ng Pilipino, BBM, sir, happy birthday. Wow. Para sa sambayan ng Pilipino. Waray ini. Waray po. Kalbayong ini. Buang-buang ka, Duterte. Kakaunti ka ang buhaya. Kadadang po dito amon. So, tayo, ano ang masasabi nyo ngayon na nakita po natin dito? Grabe ang suporta ng mga kababayan pa rin natin. Araw-araw, taon-taon yan, sir. Andito ako. Wow. Habang buhay, paglabang ko. Nasa, so, oh, tapos sabi ng mga aktivista, magnanakaw daw si Marcos. Sinugod ko yun sir, sa ano, sa kumilip daw sa alas, magnanakaw. Kayo ang magnanakaw, hindi ang Marcos, si Raulo mo. Swerte natin sir, hindi pumatol sa EDSA, kung pumatol, maraming Pilipinong naman. Yun ang makadiyos, makabansa, makatao. I love you, BBM. I love you. Ingatan ka kung nasaan ka man ngayon. Bakit mo sisisihin si Bongbong na mahal ang bigas? Magdasal ka sa Panginoon Diyos dahil hindi tayo nabayros. Yes, tama. Thank you, Lord. Ingatan mo ang ating mga kababayan, lalo na si Bongbong at saka ang pamilyang Marcos. Napaaral ang mga anak ko nang dahil sa tatay ni Bongbong. Wow. Utang na lubo. Waray-waray ini. So, Nay, ano ang masasabi nyo naman ngayon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Maghintay lang tayo. Ipagdasal natin. Kasi si Bongbong gumagawa ng paraan niyan para matulungan tayo. Yeah. Tayo simba ng simba, tayo ng simba, mga demonyo pala. Ako, Marcos forever, alalayan ako ng Panginoon Diyos. 80 na ako noy, alang-alang sa mga Marcos. Wow, malakas pa rin si Nanay, tingnan nyo. Ako, 80 po, 80 years old na po siya. Nainis ako kay Duterte. Bakit po, Nay? Sana, siya ang residente, nag-meeting sana sila sa Malacanang, pinayuhan niya si Bongbong, at ikaw, maraming ito na mga adik, ayusin mo, ingatan natin ang ano, ganun sana. Eh hindi, pinahiyan niya sa media, maraming magagalit sa kanya. Ayan, so ano po ang masasabi niyo doon sa ibinibintang nila ngayon sa ating Pangulo? Bahala sila kung makikinig sila. Hindi naman natin nakita eh. Yes, tama. Kung nakita natin, magsira ka eh hindi eh. Yes. Si Bongbong, nakangisi lang si Duterte. Eh, tadi siya na adik, wala naman siya si Tuwal ka Duterte. Bumabay na natin. Thank you po. Maraming salamat. Ayan, pero inyo ha. Bago ka matulog, magdasal ka, alang-alang sa pamilya mo. Yes. Gusto mo ang asawa mo, yakapin mo pag magalit. Ayan. Yes, thank you po, Nanay. Salamat po. 80 years old na po si Nanay, pero tingnan niyo mga kababayan, nandito pa rin siya para ipakita ang suporta sa pamilya Marcos at hindi ho nagbabago ang kanilang pananaw sa pamilya Marcos, mga kababayan. Grabe si Nanay, binanatan po, no? Si dating Pangulo Duterte. Hindi naman kasi mga kababayan, no? Pinagbibintangan po nila si PBBM na gumagamit ng illegal na droga, pero yun ay wala naman pong patunay, puro lang haka-haka, 'di ba?